school ka, na-witness mo ba nun yung pag-blossom ng relasyon ng Jadine? Boss! Actually, doon kasi nang start yun. Nakita ko talaga doon kasi lagi naming lagi naming kasama si James talaga sa tent. Kami dalawa ni Paeng. Tapos nakahiwalay si Nadge, ganun. Hanggang nung siguro nung mga medyo palatter part na ng Otwell days. Yun na yung time na siguro tao lang mararamdaman mo na parang may something na. Parang hindi na to love team. Hanggang doon na tumitend si kuya mo, ganun. Na parang, okay, understandable na to. Parang ganun. Hanggang, hindi pa rin naman nila inaamin na. Hanggang dumating nung finale ng Otwell na yun sila umamin. Talaga? De, joke. Alam ko na yun eh. So nasyak ka? Nasyak ako kunyari. Talaga? Hindi, nasyak ka sa huling nangyari ngayon. Oo. Nababalitaan ko rin naman. May mga bumabash din sa akin kasi nilalike ko yung mga post ni James. May mga bumabash din naman sa akin sa side ni Nadine na, ay ni James na nilalike ko yung ano. Eh pareho ko naman silang nakatrabaho at naging kaibigan eh. So, ano na yun, private life na nila yun. And I respect their decision as long as they're happy. Yun yung parang pinaka-importante kasi siguro sa akin, amongst anything, importante yung peace of mind ng bawat isa eh. Siguro yun na yung parang hindi natin kailangan matanggal sa mga tao, especially sa industriya na very alam naman natin magulo talaga. So, ayun. Sakit lang kasi binabash ako. Plastika. Sabi ko, where? Wala naman akong plastic. Binabash ka ba? Kasi nilalike ko daw yung mga post ni James. Ahas daw si James. Sabi ko, anong kinalaman ko dito? May ganun? Oo, may mga ganun. Sa side ni Nadine. Ganun din naman sa side ni James kapag nilalike ko yung mga post ni Nadine. Kaso pareho mo naman palang nilalike. Yeah. So wala kang kinakampihan sila naman? Wala naman. Pero nanghinayang na? Nakapanghinayang. Kasi nakita mo yung nakita mo yung growth nung dalawa eh. Nakita mo mahal na mahal nila yung isa. Isa't isa. So, nakakasad lang. Like, to be honest ako, naging fan ako. Naging fan talaga ako. Walang halong biro. Oo, promise. Naging fan talaga ako. Kaya rin kami naging ganun kasupportive ni Paeng sa dalawa. Kasi sino nga si Paeng? Si Paeng yung kasama ko sa Otwell na Karax na dead ko na. Siya yung mas sexy sa akin. Ayun. Kasi naging fan ako kasi wala eh, nakakilig sila eh. On and off cam that time, sobrang nakakilig sila. And kapag nakikita ko sila pag lumalabas, tapos makikita ko sila somewhere, they're still the same people na nakatrabaho. Like, kahit sabihin mong matagal kami hindi nakita, yung kwento ni James, uy, oh, bro, what's up, bro? You, wala ko naiintindihan, puro English yun. Yeah. Yun lang ako sa kanya. So, pagkatapos nung nangyaring breakup, nagkausap na ba kayo ni James? Nag-attempt ka ba magtanong? Actually, hindi. Kinonsole mo ba? Actually, hindi. Kasi, feeling ko this is the time kasi na they wanted to have that complete, privacy for themselves. Para at least, hindi na sila maguluhan. Kasi diba, meron, let's be honest, kapag nadidiktahan kasi tayo ng mga tao sa mga naririnig natin, doon nagpupunta yung decision makings natin. And feeling ko ito yung parang pinaka-crucial part sa kanila. If they wanna be apart or maybe just time off or anything. Pero alam mo yun, anything can happen eh. James and Nadine is a power couple already and hindi man sa business side. Pero alam, nakita naman natin na they really love each other. So, naniniwala kang posible pa sila magkabalikan. Sa hirap na tayo.